Kampo ni Apollo Quibuloy, nanindigang useless lang kung dadalo sa pagdinig ng Senado ang religious leader. Suspensyon ng 23 tauhan ng National Food Authority, binawi ng Ombudsman. MMDA naglagay ng drinking stations para sa traffic personnel at mga motorista ngayong tag-init. Heat stroke break ipinatutupad na. High caliber na mga armas na maaaring gamitin sa gera, sinubukan ng Philippine Army. At resulta ng investigasyon sa sanhi ng sunog sa Philippine General Hospital, malalaman sa loob ng 45 araw ayon sa Bureau of Fire Protection Manila. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sumagot na sa show cause order ng Senado ang kampo ng religious leader na si Apollo Quibuloy. Nanindigan itong useless lang umano kung dadalo si Quibuloy sa investigasyon ng Senado dahil tila nahatulan na agad itong guilty sa mga alegasyon ng pang-aabuso. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kanina pong umaga, bandang alas 8:40, ay pinareceive po namin formal yung aming compliance and legal justifications po para hindi matuloy ang anumang aksyon sa pag-aresto kay Pastor Quibuloy. Sa pamamagitan ng isang sulat sinagot ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Quibuloy ang show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin ng Senado. Ayon sa abogado ni Quibuloy na si Attorney Elvis Malayan, hindi kawalan ng respeto ang hindi pagdalo ng religious leader sa investigasyon ng Senado. Bagkus na hindi ganitong tanging korte lang ang makakapagresolba sa mga alegasyong kriminal laban kay Quibuloy. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Quibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Kasi po, katayang paulit-ulit na sinasabi namin, yung resolution mismo po ay sinasabi na guilty na po sa mga krimen si Pastor at ito'y patuloy na kanyang kinukomit. Naniniwala rin itong may limitasyon umano ang Kongreso sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Nabanggit din po namin doon na may limitasyon, no, ang karapatan ng Kongreso sa pag-iimbestiga. At yung limitasyon na yon ay precisely to regulate or to control, no, the legislator from abusing the fundamental Bill of Rights of resource persons or witnesses appearing thereat. Panawagan ngayon ng kampo ni Quibuloy kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Sana po basahin ng mabuti ng ating mga kagalang-galang na senador, yung mga legal justifications po na isinalang namin sapagkat ito po ay naaayon sa Constitution at sa existing jurisprudence, no, on the powers of the Congress or the Senate in particular to conduct investigation po without violating the sacred Bill of Rights of resource persons or witnesses po na umaattend sa kanilang mga pagdinig. Pero tila hindi kumbinsido rito ang senadora, kaya hihilingin na kay Senate President Juan Miguel Ming Zubiri na aprubahan na ang arrest order laban kay Quibuloy. Giit ng mambabatas, makukulong lang si Quibuloy sa Senado dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig at hindi dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. Nirinov din itong hukom lang at hindi Senado ang maghahatol kay Quibuloy at tanging panukala lang ang resolusyong inihain niya para imbestigahan ang mga alegasyon ng pang-aabuso ni Quibuloy. Hamon ngayon ni Senator Ontiveros, magpakita na lamang si Quibuloy sa Senado at huwag nang maraming drama. Sa ngayon, hihintayin na muna ng kampo ni Quibuloy ang magiging tugon ng Senado sa kanilang isinumiting sagot sa show cause order bago itakda ang kanilang susunod na legal na hakbang, habang pinag-aaralan din muna ng opisina ni Senator Ontiveros ang mga argumento ng kampo ni Quibuloy. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Binawi na ng Office of the Ombudsman ang suspension order sa 23 tauhan ng National Food Authority na iniuugnay sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng imbak na bigas sa ilang pinaburang traders. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na may nakita ang mga investigador ng kanyang tanggapan na mga pagkakamali sa datos na ibinigay sa kanila ng Department of Agriculture na kinuha rin umano sa listahan ng NFA. Kabilang sa mga binawian ng suspension order ang mga warehouse supervisor sa National Capital Region, Iloilo, Antique at Cabanatuan. Ilang mahalagang usapin sa rehiyon ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Czech Republic President Peter Pavel. Ilang kasunduan din ang nilagdaan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Raven Campos. Binigyan ng arrival honor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Prague Castle, umaga ng Huwebes sa Czech Republic. Personal na sinalubong si Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ni Czech Republic President Peter Pavel. Matapos ng arrival honors ay isinagawa naman ang bilateral meeting. Ayon kay Pangulong Marcos, natalakay nila sa pulong ang posibleng pagtulong ng Czech Republic sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. Bukod dito, natalakay din ng dalawang leader ang pagpapatibay sa kooperasyon sa iba pang larangan tulad ng sa kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, renewable energy, defense, cybersecurity at iba pa. Kapwa rin naghayag ng pagsang-ayon sina PBBM at President Pavel ukol sa nararapat na pagsunod sa international law. Sinusuportahan naman ng Czech President ang posisyon ng Pilipinas para sa malayang paglalayag sa South China Sea. We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. Lumagda naman sa isang labor agreement ang Pilipinas at Czech Republic. Layo nito na mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Inanunsyo rin na dodoblihin ang kota para sa mga manggagawang Pilipino na papayagang magtrabaho sa Czech Republic. Mula sa 5,500 ay gagawin na itong 10,300 workers kada taon simula sa buwan ng Mayo ngayong taon. Nasa 7,026 na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Czech Republic sa mga industriya ng automotive, repairs, manufacturing, IT communications, real estate at household service work. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Czech Republic ang pangunahing pakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Prague. Kaya naman welcome kay Pangulong Marcos ang anunsyo ng Czech Republic na dodoblihin ang kota ng mga manggagawang Pinoy na maaaring magtrabaho sa naturang bansa kada taon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that, from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Aabot na sa 10,300 na mga Pilipinong manggagawa ang maaaring makapasok kada taon sa Czech Republic pagsapit ng Mayo ngayon taon. Ito ang inanunsyo ng gobyerno ng Czech Republic sa mismong state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, prioridad ni Pangulong Marcos na mapangalagaang mabuti ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino doon. Kaya nilagdaan ng dalawang bansa ang Joint Communique on Labor Consultations Mechanism upang matalakay ang mga labor issues at mas maging organisasyon
apektado ang deployment ng Pinoy workers. Para sa mga Pinoy na nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, malaking oportunidad ang mas malaking bilang ng mga Pilipino na tatanggapin na magtrabaho sa Czech Republic. Magandang opportunity siya para sa atin kasi sa ngayon mahirap talaga maghanap dito ng trabaho, lalo na kung wala kang experience. More opportunity na po para sa mga Pilipino na kagaya po namin na nag-a-apply po at nangangarap makapag-abroad. More opportunities para sa amin na nag-hope na makapag-abroad din kasi medyo mahirap din dito sa Pilipinas eh. Nakaipon ka naman pero ayun, nagagamit din. Batay sa datos ng Czech Ministry of Interior, as of December 31, 2023, nasa 7,026 na ang mga Pilipino sa Czech Republic. Karamihan sa Pilipino ay nagtatrabaho sa processing industry, automotive, repairs ng appliances, manufacturing, IT communications, real estate, health o wellness at household service work. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado ng mga kongresista ang mga biyahe sa labas ng bansa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anila, layo nitong makakumbinsi ng dagdag pamumuhunan para sa Pilipinas. Ito ang balita. Ang globalization ngayon is not a desire. It's already a need. If you don't layas and talk to other countries, if you don't partner and foster relationship with other countries, mas lalo kang may iwan. Ipinagtanggol ng mga kongresista ang foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na namamasyal lamang si PBBM sa ibang bansa. Sa gitna ito ng pagbiyahe ng Pangulo sa Germany at Czech Republic para sa working visits. Ayon sa ilang ranking lawmakers, iba-iba ang estratehiya ng mga presidente. At ang pagdayo sa ibang bansa ni PBBM ay para sa ikauunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Si Pangulong Duterte hindi masyado ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that, di ba? Pinuno naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Garin ang mga banat ni dating Pangulong Duterte laban kay PBBM. Anya, mas mainam kung susuportahan na lamang ang kasalukuyang administrasyon. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. Hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa? Ngayong Linggo, bumisita ang Pangulong Marcos Jr. sa Germany at Czech Republic. Naniniwala ang presidenteng malaki ang maitutulong ng dalawang bansa upang palakasin ang industriya ng Pilipinas. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magde-deploy ng nasa 34,000 pulis sa buong bansa ang Philippine National Police para sa seguridad ngayong summer vacation at long holiday. Ayon sa PNP, kasama sa babantayan ng mga pulis ay ang mga terminal, pasyalan at simbahan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kasama po ma'am sa babantayan po natin ay yung pong ating mga major transportation na terminal. Kasama na po dyan ang airport, ang mga pantalan at syempre yung ating mga expressway at yung mga major transport points po, yung mga convergence areas. At syempre kasama din ma'am babantayan natin since sa summer vacation pumapasok po dyan yung Holy Week po. Nakahanda na ang Philippine National Police ipatutupad na seguridad sa darating na summer vacation at Semana Santa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, 34,000 pulis ang ide-deploy ng PNP nationwide para magbantay sa mga transportation hubs o terminals, major thoroughfares, tourist destinations o pasyalan at mga malalaking simbahan. Kasama din aniya dyan ang pagdideploy ng 7,000 trained tourist police, K-9 units at mga plainclothes policemen.
However, this will be adjusted depending on the peace and order environment doon po sa kanya-kanya pong lugar. Yung ating pong mga police regional director po are given wide discretion to adjust their security deployment depending on the security environment po in their respective AOR po. Noong nakaraang bakasyon, tumaas ang kaso ng theft at robbery base sa datos ng PNP. Mula Abril hanggang Mayo ng 2023, tumaas ang theft ng 3.29% mula sa 2,217 lamang na kaso, umakyat ito sa 2,290 nitong 2023. Habang tumaas din ang robbery ng 2.33% mula sa 774 na kaso noong Abril hanggang May ng 2022, umakyat ito sa 792 noong 2023 ng kaparehong buwan. Kaugnay nito, pinag-iingat ng PNP ang publiko na magtutungo sa mga tourist destination ngayong bakasyon. Anila, iwasan ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas at pagdi-display ng mga mamahaling gadgets habang nasa pampublikong lugar. Ibilin ang iiwang tahanan sa mapagkakatiwalaang kapitbahay upang makaiwas sa kawatan. Iligpit o itago sa ligtas na lugar ang mga maiiwang mahahalagang gamit. Siguruhin din na walang maiiwan na nakabukas na kandila o nakaplag ng mga appliances. Tiyakin din na naisarang mabuti ang mga gripo dahil maaari rin itong pagmula ng insidente. Iwasan din ang pagpo-post sa social media ng ATM o at the moment upang hindi malaman na mga nag-aabang na masasamang loob na walang tao sa inyong tahanan. Yung iba po kasi minsan, ma'am, ay pinopost pa po yung airline tickets nila, pinopost pa yung itinerary nila, o nandun sila sa particular na lugar, enjoying yung summer vacation. Pero para na rin po nating in-announce na wala po tayong tao sa bahay. Bukod sa mga paalalang ito, pinag-iingat din ng PNP ang mga kababaihan na magtutungo sa mga pagtitipon o sa mga parties na huwag tumanggap ng mga pagkain sa mga hindi kakilala, upang hindi mabiktima ng mga sindikato ng ilegal na droga o sa mga taong nais na manamantala. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isususpindi ang biyahe ng MRT3 at LRT2 sa darating na March 28 hanggang March 31. Ito ay upang bigyang daan ang taunang maintenance sa mga linya ng tren. Ayon sa management ng MRT3, mananatili ang kanilang regular operations hanggang sa araw ng Miyerkules, March 27. Habang ang LRT2, mas maikli na ang oras ng operasyon, kung saan babiyahe ang huling tren ng hanggang alas 7 ng gabi lamang. Muli namang babalik sa normal ang biyahe ng MRT3 at LRT2 pagsapit ng April 1, araw ng Lunes. Naglagay ng mga drinking station ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanilang mga base. Dito pwedeng kumuha ng maiinom ang mga MMDA personnel na nakadeploy sa kalsada upang maiwasan ang heat stroke. Pero bukod sa kanila, pwede rin kumuha ng tubig dito ang ibang mga motorista. Ito ang balita ni JP Nunez. Nagkakilang talaga ng tubig. Malaking tulong yan kasi hindi ka nabibili. Mahiram na may stroke sa gitna ng kalsada, sir. Sobrang init, sir. Mahalaga para sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakadeploy sa kalsada ang maiinom na tubig. Lalo pa ngayon na tumitindi ang init ng temperaturang nararanasan. Pangamba ng mga naka-duty sa kalsada na baka abutin sila ng heat stroke. Kaya naman para makaiwas sa heat stroke at heat exhaustion, bumibili sila ng maiinom na tubig. Nasa 3 hanggang 5 bote ng tubig ang kanilang nauubos sa 8 oras nilang duty sa kalsada na malaking kabawasan sa kanilang budget. Bumibili kami sa Bentor, mga 30 pesos yung malaki. Bumibili po, sir. Nakakailang bote kayo sa araw? Mga 5, sir. Okay, yes, sir. Isang bote po? 25, malaking tulong na rin itong. Kaya upang makatulong sa pagpawi ng kanilang uhaw at init, naglagay na ang MMDA ng mga water tank sa kanilang metro base. Dito maaaring kumuha ng libreng tubig ang mga MMDA personnel.
Ito yung water tank na inilagay ng MMDA para sa mga drinking station. Bukod sa mga MMDA personnel, pwede rin kumuha dito yung mga motorista. Kapag ka merong sariling tumbler, bubuksan lang itong gripo para makakuha ng tubig. Kung wala namang lalagyan, meron namang mga bottled water na pwede rin ditong kunin ng libre. Samantala, simula ngayong araw ay epektibo na ang heat stroke break para sa mga MMDA personnel na nakadeploy sa field at mga street sweeper. Maaring magpahinga o sumilong ng 30 minuto ang mga empleyado ng MMDA kapag sobrang tirik na ang araw. Paraan ito upang maiwasan ang heat stroke sa kanilang mga empleyado dahil sa mga nakalipas na taon ay may karanasan na rin ang ahensya na may mga traffic personnel ang inaatake habang nasa duty dahil sa matinding init. Bagaman ito ang unang araw ng implementasyon ng heat stroke break, hindi na umano ito kinailangan ng ibang traffic law enforcer dahil naging makulimlim naman ang sitwasyon ng panahon sa Metro Manila ngayong araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit 3,000 confiscated at forfeited products ang sinira ng Department of Trade and Industry o DTI kaugnay ng pagdiriwang ng World Consumer Rights Day. Ang mga nasabing produkto ay hindi dumaan sa tamang proseso ng ahensya, kaya sinabing hindi ito ligtas gamitin ng publiko. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung sayang siya, mas sayang sa health at buhay ng ating mga consumers, no? Wala tayong discount or kahit anong cutting corners pagdating sa health and safety ng ating consumers. Hindi sayang. Ito ang sagot ng Department of Trade and Industry sa mga nanghihinayang sa mga sinirang mga gamit na hindi pasok sa safety standards. Ayon kay DTI Consumer Protection Group Chief Assistant Secretary Amanda Nograles, substandard at hindi dumaan sa tamang proseso ng ahensya ang mga ito. Bunsod nito, hindi siguradong ligtas itong gamitin, lalo para sa kalusugan ng mga mamimili. Kaya para masiguro na hindi ito magamit, ay sinira at nakatakda na itong i-dispose ng DTI. Sinira natin yung mga produktong na-confiscate natin nung tayo ay nag-monitoring at enforcement. Ito yung mga helmet and visors, mga sanitary wares, mga vape products, at saka yung mga monoblock chairs na hindi dumaan sa proseso natin sa DTI at hindi nabigyan ng karampatang PS mark or ICC sticker. O di kaya yung iba naman dito, meron silang PS mark or ICC sticker pero peke. Nasa 3,000 iba't ibang produkto ang sinira ngayong araw na abot sa 1.8 million pesos ang halaga. Tuloy-tuloy naman aniya ang ginagawang monitoring at enforcement ng DTI upang masiguro na mabawasan ang ganitong mga produktong lalabas sa merkado. Regular na ginagawa ng DTI yung monitoring and enforcement. Araw-araw, lumalabas tayo sa merkado para i-check kung itong mga produkto na to nandoon sa market kasi nga we are trying to ensure the safety of our consumers. Dagdag ni Nograles na marami pang ganito sa warehouse ng DTI, ngunit inaantay lang aniya ang final order bago isagawa ang ganitong operasyon. Itong pagsira natin, ginagawa natin to kapag nakakuha na tayo ng final order from the DTI adjudication na talagang itong mga produkto na to hindi sumunod sa rules ng DTI, hindi sumunod sa proseso ng pagkuha ng PS mark and ICC sticker. Tiniyak naman ng DTI na hindi na ito maibabalik sa merkado at magagamit pa. Yung mga sinisira natin dito, yung mga bagay na pwede natin recycle. Pero sinisiguro natin na yung mga nakokolekta at nakoconfiscate, hindi babalik sa merkado kasi yan ang hindi talaga dapat mangyari. Kaya yung proper disposal, napaka-importante po sa amin yan. Nagpaalala rin ng DTI sa publiko na bantayan ang mga binibiling produkto upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamimiling Pilipino. Maaari rin nilang ma-check online o gamit ang verification application sa mobile phones kung ang PS markings ng produkto ay lehitimo, ganun din ang ICC sticker nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Denied ng U.S. Court ang motion to dismiss sa kasong wrongful handling of classified records ni dating U.S. President Donald Trump. Ito ang balita ni Sunny Cos. Hindi pinagbigyan ni U.S. District Judge Aileen Cannon ang isa sa mga motion to dismiss na inihain ng kampo ni dating U.S. President Donald Trump kaugnay sa classified documents case. Ayon kay Judge Cannon, premature ang motion na ito ng dating Pangulo. Nagpahayag din siya ng pag-aalinlangan sa argumento ng mga abogado ni Trump para sa pagbura sa kaso batay sa Presidential Records Act. Kabilang sa depensa ng mga abogado ni Trump, dapat na i-dismiss ang kaso dahil sa Records Act kung saan ipinagbabawal ang prosecution sa isang pangulo na extended hanggang sa pagtapos ng kanyang panunungkulan. Naghain ng not guilty plea si Trump sa kasong wrongful possession of classified information matapos ang kanyang panunungkulan sa White House. Natagpuan sa Mar-a-Lago residence ng dating Pangulo ang ilang classified documents matapos ang kanyang unang termino. Ayon kay Special Counsel Jack Smith, na leading prosecutor sa kaso, hindi dapat payagan ng korte ang kahilingan ni Trump ng immunity base sa Records Act dahil sa oras na ilabas ng White House ang isang classified document ay maaari itong maging personal possession ng dating Pangulo. Hinaharap ngayon ni Trump ang nasa 40 criminal charges bunsod ng mishandling ng classified documents kabilang na ang willful retention of national defense information, false statements and representations, conspiracy to obstruct justice, withholding a document or record, at corruptly concealing a document. Sunny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi itinuloy ngayong araw ang pag-release ng wastewater mula sa Fukushima nuclear plant kasunod ng lindol kaninang madaling araw. Ayon sa Tokyo Electric Power Company o TEPCO, bagamat wala naman silang nakikitang abnormalidad sa Alps Treated Water Dilution o Discharge Facility, nagpa siya na rin silang wag nang ituloy ang nakaschedule na pagpapakawala ng tubig. Nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army sa Capas, Tarlac ngayong araw. Gamit nila ang mga self-propelled howitzer na kayang tamaan ang mga target sa layong 40 kilometro. Bahagi ito ng pinakamalaking Combined Arms Training Exercise o KTEX ng Army ngayong taon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sunod-sunod na pinaputok ng Philippine Army sa pamamagitan ng apat na Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS, ang isang 155mm self-propelled gun system, ang mga dayuhang kalaban na ibig pasukin ng bansa. Kaya naman sinimulan ng Army ang unang bahagi ng defense system para ipagtanggol sa kalaban ang Pilipinas sa pamamagitan ng Combined Arms Operation gaya ng paggamit ng tangke at artillery. Ito ang senaryo sa ginawang pagsasanay ng Philippine Army sa Crow Valley sa Capas, Tarlac ngayong araw sa pagpapatuloy ng Battle Period 2 ng Combined Arms Training Exercise o CATEX. Ito ang tinatawag nating Combined Arms Operation na bumubuo ng iba't ibang mga capability gaya ng maneuver system, mga artillery, mga tangke, mga aerial system for our intelligence acquisition at iba pang mga kapabilidad. Na ang purpose noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. Ang ATMOS o Autonomous Truck Mounted Howitzer System ay kayang tamaan ang nasa layong 41 kilometers. Nagamit na rin ito laban sa insurhensiya. Sa ngayon, nakakalat na ito sa iba't ibang unit ng Army sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong pahina na ang pwersa ng mga local terrorist group at communist terrorists, nagsimula na bang pagtuunan ng pansin ng Philippine Army ang external threat ayon na rin sa direktiba ng Pangulo. Matatandaan natin na ang ating Pangulo mismo ang nagsabi na bilang kanyang national security policy ay dapat ang ating armed forces, ang ating hukbong katihan ay magsimula ng maghanda sa ating tinatawag na territorial defense.
Ngayong taon, isinasagawa ng Philippine Army ang pinakamalaking pagsasanay kung saan kasali ang nasa 5,000 miyembro ng Army para sukatin ang kanilang kahandaan, malaking banta sa seguridad ng bansa at external defense. Only through this kind of large-scale training exercise natin makikita kung yung ating dating ginagawang inisyatiba sa capability development ay talagang ating magagamit kung kailangan gamitin sa mga hinaharap na pagkakataon. Itinanggi naman ng Philippine Army na ang ginagawang ito ng CATEX ay show of force ng sundalo, kundi dapat lang talagang paghandaan ng bansa ang kinakaharap na problema sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Aminado ang hukbong katihan na sa ngayon, malaking hamon sa kanila ito dahil sa matagal na panahon ay nakatuon lamang sila sa internal security threat ng ating bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Pinakawalan na ang nasa 373 Pilipino na natagpuan sa Sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac City noong Miyerkules. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, napatunayan na walang kinalaman ang mga ito sa ilegal na operasyon. Ang naturang mga Pinoy ay isinailalim din sa interview at trauma assessment ng DSWD. Ito yung mga na pag-alaman natin na hindi naman involved sa scamming, but mga empleyado sila, mga miyembro ng maintenance, mga kitchen crew, mga sa utilities. So nirelease na natin sila dahil wala naman silang alam talaga at hindi sila directly involved sa pagpapatakbo ng scam activities. Siyam naman na iba pang Pilipino ang naiwan upang magsilbing witness sa ginagawang scam ng mga dayuhang Chinese. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi nasakop ng kanilang procurement process batay sa batas ang mga kritisismo o sinasabing issue laban sa South Korean company na Meru. Subalit tiningnan umano nila ang background ng Meru at may certification pa silang nakuha na maayos naman ang sistema nito. Ito ang balita ni Dante Amento. We are not under legal any obligation po to go beyond the documents submitted po sa amin, the legal, financial and technical. Pero ang sabi nga po namin, COMELEC went beyond that. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco sa ilalim ng batas o Government Procurement Reform Act. Wala silang obligasyon na kumonsulta gaya sa mga kritiko ng isang sistema ng halalan pagdating sa proseso ng procurement. Paliwanag ni Laudianco, nakabase lang sila dapat sa mga dokumentong may kinalaman sa financial, legal at technical na isusumite ng isang kumpanya tulad ng nanalong bidder para sa 2025 automated elections na South Korean company na Meru. Ito ang sagot ng COMELEC sa isyu kung bakit hindi sila kumuha ng opinyon mula sa mga grupo na may pakialam sa halalan sa pagbigay o pag-award ng kontrata sa Meru. Pero binigyang diin pa ng komisyon, hindi lang sila nakakahon sa mga isinumiteng dokumento ng Meru. Dahil ang ginawa ng COMELEC ay sinuri pati ang background ng Meru at may nakuha silang international certification at maging ang United Nations ay nagsabing maayos na naisagawa ang halalan tulad sa Iraq at Congo gamit ang mga makina ng Meru. Sabi nga po namin, kung United Nations na po ang kausap namin, kung yung international certification entity na kausap namin dito, meron pa po ba kaming dapat punta ang iba na maaari pong magkaroon? Kasi hindi naman po lahat ng kritiko ng mga halalan ay maaaring masabi natin po na sila ay neutral or hindi biased. Maaari po rin kasi meron silang mga ganyang leaning. Una nang sinabi ng COMELEC na hindi sila dapat magbase sa mga kumakalat na impormasyon sa social media laban sa Meru tulad ng pumalya umano nilang mga makina sa halalan sa ibang bansa. Inihayag din ng Meru na fake news o maaaring kampo ng mga natalo sa halalan ang gumawa nito para sirain ang kanilang kredibilidad. Kesok gumawa siyang chasing din ng kron hanggangimida. And also for the news, there are many rumors that are coming out of the news that are not facts, that are just based on rumors, and they tend to replicate. 여러분이 알아야 되는 것은 만약에 선거가 잘못됐다면은 그 나라 정치인들 야당들 많은데
그게 그냥 넘어갔겠습니까? And if these elections were not conducted thoroughly, the opposition parties would carry out their own positions. Tiniyak din ng Mero Company na hindi nila ilalagay sa peligro ang halalan sa bansa at gagawin nilang maayos ang sistema gamit ang kanilang mga makina. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection Manila District sa tunay na sanhi ng sunog sa audio-visual room ng Philippine General Hospital o PGH noong isang araw. Ayon kay BFP Manila District Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Christine Kula, nakumpleto na nila ang pagkuha ng specimen tulad ng mga kable sa pinangyarihan ng sunog kahapon. Ito ay isa sa ilalim sa pagsusuri sa National Headquarters ng BFP at tatagal pa niya ng 45 araw bago malaman ang resulta ng pagsusuri kung ano ang dahilan ng sunog. Sa ngayon, nananatiling nakakordon ang lugar para hindi magalaw kung sakaling may kailangan pang kunin na karagdagang ebidensya. Sa inisyal na pagtaya ng BFP, nasa 1.4 million pesos ang pinsala ng sunog. Within 45 days, matutukoy na namin yung pa-finalize report, ano? Pa-finalize investigation report. Kailangan lang talaga natin na matapos yung proseso at lumapas yung results dun sa kinuhang mga specimen or mga samples mula doon sa ano, mula doon sa pinagalingan ng sunog para madetermine talaga ano yung cause of fire. Nabatikos ng todo ang nag-viral na resort na nakatayo sa pagitan ng Chocolate Hills sa Bohol. Ngunit natuklasan na may iba pa palang mga tourist attractions doon na mismong sa ibabaw pa ng Chocolate Hills nakatayo. Mula Bohol, ito ang balita ni Ryan Maliari live. Ryan, saan matatagpuan yung mga tourist attraction na nakatayo mismo sa ibabaw ng mga burol? At ano yung sinasabi ng mga LGU tungkol dyan? Rosalie, yung isa sa mga napuntahan nating structure ay matatagpuan sa Carmen, Bohol. At batay nga sa initial na impormasyon na nakalap natin dito, wala itong permit mula sa local government unit o LGU. Ang Budagta sa Carmen, Bohol, nagtayo ng mga hagdan na gawa sa mga tubong bakal at mga kahoy na hagdan upang maakyat ang burol. Pagdating sa itaas ay may mga viewing deck kung saan makikita ang pamosong Chocolate Hills. Wala umanong kopya ng Environment Compliance Certificate at Protected Area Development and Management o PAMB clearance nito ang lokal na pamahalaan kaya hindi maaaring magkaroon ito ng permit. Ang Sagbayan Peak naman ay matatanaw mula sa highway na nakatayo rin sa ibabaw ng Chocolate Hills ang konkretong struktura. Mayroong resort at viewing deck, isa rin itong kilalang pasyalan sa Bohol. Patuloy rin ang operasyon sa ngayon ng resort, ngunit ito ay pinaimbestigahan na rin ni Senator Nancy Binay sa kanyang ipinasang resolusyon ng number 967 sa Tourism Committee ng Senado. Ang mga nasabing structure ay nakatayo sa protected area sa Bohol Chocolate Hills at UNESCO Global Geopark. Sa ngayon, Rosalie, walang gustong humarap sa atin at magsalita hinggil sa issue magmula sa mga taga-LGU at mga may-ari nitong mga establishmento at maging mula sa DENR. Yun muna ang update, Rosalie. O Ryan, yung dalawang structure na kita sa Carmen, Bohol at yung isa ay sa... yung isa, sinasabing nakita sa isa pang parte ng Bohol, ano? So dalawa. Meron ka bang ideya kung gano'n nakatagal nag-ooperate yung dalawang structures na yan? Rosalie, sa ngayon, ano, wala pa tayong nakakalap na impormasyon kung gano'n nakatagal itong nag-ooperate. Pero itong sa Carmen, kanina nakausap natin yung ibang mga staff, ay bago lang sila, ano? Bago lang silang nagpasimula ng operation. O Ryan, yung isa ay nasa Sagbayan Peak. Nang makita o ito maipaulat, hanggang ngayon ba ay nag-ooperate sila? Kanina nung pinuntahan namin yung nasa Sagbayan Peak, ano, ang sabi nung nagbabantay doon sa gate ay open sila, ano, tumatanggap sila ng mga booking sa ngayon. Ano naman ang masasabi ng mga residente dyan sa Bohol kaugnay nitong mga istruktura na ito dahil alam naman natin na protected area, yung Chocolate Hills?
Yes, Rosalie, ano hating ang mga komento ng ating mga kababayan dito sa Bohol dahil ang iba nga sa kanila ay mga staff nitong mga nasabing mga tourist destination na siya naman nilang pinagkukunan ng kanilang mga pangkabuhayan. Kaya yung iba, tulong sa kanila itong mga nasabing mga establishmento dahil dito nga sila kumukuha ng kanilang mga pang-araw-araw. At yung iba naman sa ating mga kababayan ay ibig nga na maprotektahan itong mga Chocolate Hills dito sa Bohol. O last na lang, Ryan, magmula na maging viral yung resort sa gitna ng Chocolate Hills, meron bang nabanggit ang lokal na pamahalaan kung ilan ang structure na nakatayo dyan sa Chocolate Hills? Sa mga naging usapan namin na ano, ng mga nakapanayam natin ng mga LGU, sila mismo, wala sila talagang bilang kung ilan yung mga struktura na naitayo dito sa mga protected areas dahil nga ito rin ay kanilang nalaman lang din nung nag-viral nga itong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Rosalie. Alright, maraming salamat Ryan Malyari, nagulat ng live mula sa Bohol. Maaaring mas kilalang problema sa kalusugan ng kababaihan ang pagkakaroon ng urinary tract infection o UTI. Ngunit mas may malala pala itong epekto sa kalusugan ng kalalakihan. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Yung urinary tract infection in general, of course, it can be sa lalaki at babae, both ages. It affects the whole or the entire urinary tract from the kidneys down to the urethra o yung nilalabasan ng ihi. The difference is, sa lalaki, sa male, mayroon pong extra organ, yung tinatawag, yung prostate, and mas mahaba po yung tinatawag na urethra. Kasi alam natin ang mga lalaki may penis, so mas mahaba yung urethra. So, yun ang difference nila sa male and female. Maraming pwedeng maapektuhan sa kalusugan ng kalalakihan kapag nakararanas ng urinary tract infection. Isa na dito ang pagkakaroon ng problema sa prostate, kaya't kinakailangang sumailalim sa pagsusuri ng doktor. Sa lalaki, mas madami ang simptomas dahil ang tinatawag na prostate symptoms or prostatitis symptoms ng urinary tract infection. Para siyang pinagsama-samang simptomas, masakit ang likod, masakit ang puson, mahapdi umihi, parang binabalisaw-saw, nahihirapan umihi, parang hindi nauubos ang ihi. So marami. Yung mga kadahilanan, aside from sa enlargement ng prostate, na nagiging dahilan ng UTI sa mga kalalakihan, yung sexually transmitted disease or urethritis, pwedeng ang mga kidney stones or urinary bladder stones. So, ito yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng UTI ang kalalakihan. And kung titignan nyo, kapag ang isang lalaki nagka-UTI, talagang kailangan i-investigate natin o work up natin kung anong dahilan nun. Isa sa dapat na isaalang-alang ang pag-inom ng maraming tubig at kung nakararamdam na ng hirap sa pag-ihi, ay dapat itong ipasuri sa doktor upang makaiwas sa paglala nito. Mga kasambahay, laging ugaliin, uminom ng maraming tubig at kumonsulta sa isang espesyalista kapag may nararamdaman sa na anything regarding sa hirap sa pag-ihi. Alamin ang iba pang detalye ukol sa urinary tract infection. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mapapanood ngayong linggo sa Manibela ang naging paghahanda nila Reed Motovlog at Alfred Watermax sa kanilang pagsali sa Boss Ironman Challenge. Ito ang balita ni Brian Evangelista.
Na, mga kamanibela, nandito na kami ngayon sa Boss Ironman. Hindi kasama ko sa loob. Nandito na nga ngayon si Kuya Alfred, Kuya Rick. Mga vlogger talaga sila. Kaya idodocument natin siyempre ang kalang pagtali dito sa Luzon. Kamakailan nga ay kabilang ang ating mga co-host ng Manibela na lumahok sa Boss Ironman 1,200-kilometer endurance challenge. Pero bago ang kanilang mismong pagsabak sa endurance test na ito, atin munang alamin kung paano ang naging kanilang paghahanda. Ay naman, ipapagawa naman natin itong pinakapaborito kong motor. Ito yung World 50 HP. Dahil sa preparation rin namin ni Rory sa Boss Ironman, Season 19. Ito, change oil lang. Tapos, check na lang din kung ano yung mga dapat ipagawa para all goods na. Matutunghayan din ang mga ginawang modifications ni Alfred sa kanyang BMW GS1300 bago sumabak sa long ride. At dahil nga mga moto vloggers ang ating mga co-hosts, hindi mawawala ang natural nilang kulitan, kaya sila'y kinagigiliwan. So matutal guys, tatlo yung mic namin. Wala na bang kahabol dyan? Pakita mo sila. Yan. Yan ang production team namin. Ano to? Ano to? Samahan nyo kami sa Boss Ironman Journey dito sa Manibela. Abangan ngayong linggo sa Manibela maging kanilang tips sa mga kapwa rider na nagbabalak sumali sa Boss Ironman Challenge. Ngayong linggo, alas 8:30 na umaga dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Iniaanunsyo na ang pangalan ng ilang Filipina music icons na bibigyang parangal ng Billboard Philippines Women in Music. Kabilang dito ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales na gagawaran ng Icon Award. Habang tatanggap naman ng Powerhouse Award ang Asia's Songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Kasama rin sa bibigyang parangal bilang Hitmaker Award singer-songwriter na si Moira De La Torre. Habang gagawaran naman ng Rising Star Award ang P-pop girl group na Bini. Rule Breaker Award din naman ang igagawad para sa pop artist na si Enna Mori. Isasagawa ang awarding ceremony sa darating na March 22. Bago pa ito ay nauna ng pinarangalan ng Billboard Music si pop star royalty Sara Geronimo ng Global Force Award sa California, USA. Siya ang kauna-unahang Pilipina na tumanggap ng nasabing parangal. Bago matapos muli ang ating programa, nais lang nating mag-shout out sa ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Kina Jose Bores, Django Ruales, Kabaltare o Kabaltera Arnel, Aga Intig, Lusaldi Rodriguez, Orlando Macabus. Yan, salamat po sa inyong pagsubaybay. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsilsalangsang kayo sa Diablo, at tataka siya sa inyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.